Hey guys, good morning po. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay magkakasapo tayo ng cylinder head. Ito po, ka-ready na po yung cylinder head natin. Hinang na natin ng forklift. It's already clean. It's ready for install. Yeah, but the first thing we need to put the cam follower. Yeah, we need to put the cam follower. Bili po natin to. Pong cam follower, ito po kailangan po, ito pong holder niya naka-insert po rito. Yan, so make sure na nag-prep itong roller niya at make sure na malinis to lagi. So dito po tumutukod ang push rod, and push rod goes to the rocker arm. Okay, but make sure po oil lagi. Lagyan po natin ng oil. Kailangan po lagi malinis, kaya bubugan natin ng hangin. Free of dust. Ayan, lagyan po natin ng oil. Ayan po, sabi ko. Ayan, ganyan. Tapos kaholder po siya rito. Po talaga ito. Napakita ko po sa inyo holder. Yan. Oh. Let's try again, I'll show you. All right, dito po natin. Ito po ay, ano po, nakikita niya yan. Ito po ay holder niya. Ito. So ayan, ayan po siya. So nakapasok dito sa butas. So make sure ito ay nakaano sa gatla. Ayan po, at lagi kailangan pre-lube po yan sa atin. Kabin din talaga, oh.
Don't forget the oil, mga kapatid. Hand push lang po. Tapos yung clip, kailangan naka-set siya maigi. Alright. Alright. Rock and roll. Epo, ipasok natin yung dalawa mag-asawa. So, marami pa po tayong papasok. Let's get it right. Okay, mga kapatid, make sure po na itong ruler natin ay hindi ganun kalaki ang play. Tama lang siya. Kasi pag malaki po ang play, maingay po to. So, kailangan papalitan to. Itong pin na to. At always po, lagi dapat malinis itong loob. Kasi dyan nakapatong yung ating push rod. Okay? Okay. Okay, mga kapatid. Number one cylinder na tayo. Kunting idea lang po. So, dito nga po yung push rod na katutok. Ito po, ang nagdadrive po rito, yung cam loop po, camshaft loop natin. Yung camshaft loop natin na ganyan. So, pag ikot ng loop at tumapat dito, yan, saka naman po, yan, pag ganyan po yan, eh, pataas siya. So, patulak. So, tutulak niya yung push rod at tutulak niya naman yung rocker arm. Tapos yung valve naman, bababa. So, yan lang po. Ito po pala ay 3406 Caterpillar. Ito bro, i-youtube po natin ito. Yan. Ha? Yan. Okay, mga kapatid, tapos natin ikabit yung gumpalower. So, lalagyan na tayo ng gasket para center plate. Make sure po itong black natin malinis. Pre-op oil. Sige, gagamit tayo ng spray gasket. Linisin lang natin yung mga tilamsik ng oil. Kasi yung katabi ko rito. Kasi katabi ko rito, puro tapo ng oil. Ano pa? Pakita. Gamit po tayo ng, wag natin pakita yung brand name, baka pumatok eh. Pupabayaran po, baka naman. Gamit po tayo ng spray gasket. Bakit po spray gasket gamit ko? Ayaw ko po kasi ng ano yung tawag, shellac po, masyadong makalat. Ito, hindi naman po harmful to sa ano, sa thread. So, kaya mas maganda po, gasket, easy lang din po gamitin. Hindi siya cutter ko. Parang gasket. Gasket maker lang siya. Napaka... Antay ano? No, gasket talaga siya, gasket. Hindi maganda siya. No. Kaya yung mga nag-worry po, bakit ito gamit ko, mas maganda, mas nagugustuhan ko po gamitin to kontra sa shellac, kasi pang shellac, napakakalat po. Tsaka bukod dun, nag-ano yung pamahid, nag-ihimulmul. Sinisira ko kayo yung kumpita niya. Ibang brand. Hindi, hindi po ako against sa gumagamit ng shellac, mas ito lang po talaga ang gusto kong gamitin.
Subok, subok na po ito eh. Nakailang makina na tayong ito ang gamit eh. Ah, yeah, depende rin. Pero kung ako ang tatanungin talaga, ito po talagang pipiliin ko. Yung iba po, hindi po naglalagay ng ganito lalo sa cylinder head. Pero ako po, for safety purpose only. Before you believe the other, you believe me. Gasket po. Para sa center plate. Cylinder head. No, center plate muna. Ah, center plate. Liktad. Baliktad po. Sorry, first time pa lang. Pwede naman po yan, baliktara naman po. Kaya lang talaga may tumatapat sa dowel na hindi pumapasok eh. Ayan. Kaya talaga magpalukot. Parapares na. Kamukha naman eh. Tapos, spray ulit, gasket po ulit. Lifetime warranty po ito pag ito ginamit nyo. Promise po, walang leaking to kung maganda ang pagkakalapat nyo. Subok na po ito sa mga cummings na nagawa natin. Cummings, Kubota. John Deere. Ayan po. Pangit daw ang ini-spray ng may head gasket. Di po, para sa akin mas maganda po for safety. Sa mga gusto po malaman yung brand, ito pa. Powermatic Spray Gasket High Temperature. Maniwala pa kayo, maganda gamitin to. Ito po ay oil outlet, so may o-ring po yan. Bilangan po ito po rin. Bago center plate. Tapos may o-ring pa po rito. Hello. No, it's good. I'm good. Later, I need your help. I'm sorry po kasi dito po pinangalak tong kasama ko eh. Kaya minsan hirap din mag-Tagalog. He's still learning. Yeah. He's still learning how to speak in Tagalog. But sometimes I don't know it's fluent to speak in Tagalog. Hindi ko lang po alam kung niluloko lang ako nito eh. Misa nagbibisaya po. Dito naman pinanganak. O-ring po ulit. Bago
head gasket. Baka po makalimutan nyo pag kayo po magkapit, baka makalimutan nyo yung o-ring. Napaka-importante po nito. Then head gasket po. Kakabit po natin itong mga seal ring po sa bawat port. Po, para po dito. Napaka-importante po nito para sa ano, sa mga ganitong makina. Seal ring po ito ng coolant. Coolant and tapos sa mga coolant, pag nag-broke po ito, ala po. Labas-pasok po yung coolant nyo. Laging kakalimutan to. Make sure po na pag bago ang gasket, kailangan bago rin to, ha. Hindi po to reusable. Sabihin nyo pagtanggal nyo, okay pa. Hindi po reusable to, hindi po advisable reusable. Si style o-ring din po ito. Ating kabit ang mga o-ring. Make sure po may lubricate ang ating mga kampalware. So lagyan natin ng oil. Kampalware lang po, ah. Yan. Okay po. Ganyan na natin. Okay. What you need?
Operate the forklift, please. Meet my buddy. He's a half American, half Bisaya, half Filipino. Hi guys. How are you? Yeah, po. Half Bisaya. Half Bisaya, half Filipino.